Professor Batong Bakal, sa inyo na rin po nang galing. Matagal na tayong paikot-ikot doon. Matagal na rin po tayong nagsusupply doon. Bakit po kaya tayo kailangan makarating na may Amerikano na doon? Kahit po sabihin ninyo na yan ay walang armas yan, US Navy po ang nakalagay doon. Sa palagay po ba nyo, hindi yun na magiging dahilan para magpalipad din ang China naman ng kanilang Navy din? Hindi po ba kaya ganun yun? Ang sinasabi ko lang po dito, sa matagal na panahon, 6 na taon po tayo na wala namang ganitong kalaking escalation. Nandito na po, may third party na. Ito po ba, isang ayon pa kayo, Professor, na may third party na rito? 6 na taon na wala naman tayo. Cat and mouse lang naman tayo dyan. Ngayon, meron lang, sinasabi nyo po, sinasabi niyo po ba na pagka ito ay nag-escalate, papayag tayo na tayo ay mapunta sa escalation nito? Well, una po, no, yung sinasabi po nating escalation, in the first place po, nauna pong mag-escalate ang China dyan nung tinayo po nila yung 3 military bases dyan sa loob ng Spratlys, Mischief Reef, Scarborough Shoal, at Fiery Cross Reef. Mayroon pong 2 reconnaissance aircraft ang China na kamukha nakagaya nung sa US na naka-station po sa Fiery Cross kung hindi ako nagkakamali. At manamataan na rin sila doon sa ibang bases nila. Mayroon pong 2 fast attack missile boats na naka-station sa Mischief Reef. Yan po yung pinakamalapit sa atin na umaaligid din dyan. At nung nga pong 2021, nabalita nga po na hinabol pa yung isang civilian na vessel natin na lula ng isang ABS-CBN crew. Yung pong PLA Navy, lagi po silang mayroong at least 2 or 3 warships na nakastasyon sa bawat isa dun sa 3 military bases nila dyan. Fiery Cross, Mischief Reef, at Subi Reef. Hindi na po yun nagbabago. So, kumbaga, dihado na talaga tayo dahil dinagdagan na po ng China yon even before dumating po itong mga Amerikano nitong taon na ito. Professor, lahat po ng binanggit nyo, nakita ko po lahat doon. Ako po kasi ay galing doon. Pati po yung mga base na sinasabi nyo, no, nakita ko din po. Ang sinasabi ko po dito, sa loob po ng 6 na taon, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong escalation. Ang sinasabi ko pong maliwanag, bakit po tayo pumapayag ngayon na ganito na nag-escalate, meron ng Amerikano? Yun lang naman po, simple lang naman ko, na-handle naman natin to ng 6 na taon na tayo-tayo lang. Na-handle ko nga yan, bangka lang dadako eh. Bangka. Yun lang. Yun lang po. Hindi naman po siguro mahirap intindihin ano, na hindi natin kaya itong panindigan. Hindi natin kaya na tayo umasa sa Amerikano. Dito sa usapin na ito, kesabihin natin na ang kanilang Coast Guard ay hindi civilian at yung atin ay civilian, ang tanong na malaki dyan, handa ba tayong mga Pilipino dito? At ito ba, hindi ito parang wagdatog lang? Na dito natin dinadala yung gulo? Ang gulo ng China at ng Amerikano sa Taiwan eh. Bakit napunta na dito sa atin? 6 na taon, wala naman tayong pakialam sa gulo ng Taiwan. Pero eto tayo ngayon, nilalagay natin yung sarili natin, Prof. Hindi po kaya tayo nawawagdatog lang? Well, sa tingin ko po, Your Honor, hindi naman tayo nawawagdatog dahil una, itong pressure po ng China na paalisin tayo, patalsikin tayo mula dyan sa Yongin Shoal, kung inyong mapansin, nagsimula yan ilang taon nang nakaraan. Noong 2014 nga po, yung first time na na-blockade nila yung ating resupply vessel at hindi nakarating sa Yongin Shoal. That was March 2014. It was only the month later na napasukan natin, napilitan tayo mag-airdrop ng supplies dahil doon. So sa akin po kasi, yung escalation po na nababanggit nyo, hindi po yan ngayon lang nangyari at hindi po yan dahil sa Amerikano, kundi dahil sa mga Chinese nga po na talagang in-increase yung pressure para patalsikin tayo sa West Philippine Sea. Ibig niyo pong sabihin, Professor, pumapayag kayo na may Amerikano dyan? Pumapayag po ako dahil sila po ay ating treaty ally. Treaty ally, in defense. Po, ang China po, hindi po nagre-responde kung hindi po sa, kung sa tingin lang. Treaty ally po nila natin bansa. Sila in defense. Hindi ba po? Yun po ang treaty natin. Depensa. Depends nga po. Oh, kaya nga po, tinatawagan sila para pag may operation tayo na kung mangyayari, meron din tayong defense. Opo, malinaw po yun, di ba? Yung ating mutual defense treaty. Opo,
Opo. Opo, hindi dapat tayo nagpo-provoke. Opo. At opo. So far naman po, wala tayong ginagawa na provocative. Nire-resupply natin. Kinaya nga po natin ng 6 na taon na walang kano eh. 6 years, walang kano. Kaya natin. Bakit tayo may kano ngayon? Well, ngayon lang po siguro tayo ginamitan ng laser. Ngayon rin lang po tayo intinindihan, pinatindi ang mga dangerous maneuvers at pahalos mabangga ang ating Coast Guard. Ito po yung na-record na nangyayari bandang, nag-umpisa mangyari bandang 2021. Diyan po talaga yung increase ng pressure laban sa Pilipinas. Hindi po. Nasa po ba kayo ngayon, Professor? Nasa Canada po ako para sa isang conference tungkol nga din, para magsalita tungkol din dito sa West Philippine Sea. Ah, okay. Oh, good luck po. Nakarating na rin po ba kayo sa Pag-asa? Opo. Kasama ko po yung UP Marine Science Institute noong 2021. Naka-rubber boat po ako sa gitna po ng Coast Guard at ng Maritime Militia ng China. Sa Ayungin? Nakarating din po kayo? Doon po sa K, Sandy K. Yung Ayungin, hindi ko pa po narating yung Ayungin mismo. Ah, sa K1, K2, K3, K4 opo. Po, nakarating kayo? Opo. Yun po yung talagang bawat galaw sinusundan po yung militia between Coast Guard and Chinese Maritime Militia. Opo. Oh, sa inyo pong palagay nyo ba hindi natin kaya? Kailangan natin ng kano? Sa tingin ko po talaga kailangan natin ng tulong dahil sa dami. I mean, titingnan nyo lang po kung gaano karami at gaano kalalaki ang forces na nilalagay nila diyan sa West Philippine Sea. We do not yet have enough capability. Po tayo dahil meron tayong backup. Ganun po ba? Ang gusto nyo sabihin? Opo. Yun po ang necessary. Dahil nga po, matagal tayong hindi nagpondo ng ating modernization, armed forces. Ngayon lang po tayo nag-umpisa talagang seryosong mag-develop ng external self-defense capability at nag-acquire ng mga modern vessels. Malinaw po yan sa record that this took place only in the past few years. Na naniniwala po kayo. Kaya po in the meantime, nag-i-increase ng pressure ang China, siguro nga para mapatalsik na tayo bago tayo makapag-develop ng capability na kailangan natin. Ah, ayun. So, Professor, historically, masasabi niyo po ba na naging threat ang China sa Pilipinas? Historically naging po, threat ba ang China sa Pilipinas? Siyempre po, historically, hindi. Sino po ang naging threat sa atin? Historically, sino po ang nag-invade sa atin? Japan po. Tsaka sino pa po? Is there such a thing as the Filipino-American War? Opo. Okay, maraming salamat po. Pinag-aralan din po natin yun. Salamat po, sir.